Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang tulong-tulong pong puwersa ng mga Armin fans at ng mga toxic mainers kung saan pinagkaisahan po nila si Alden sa replay ng Itbulaga kanina sa opening po kung saan ang production number nga po ni Main at saka ni Alden ay yung Rewrite the Stars. Ang sinasabi lang naman po nila ay simula pa raw po noon hanggang ngayon si Alden ay pabuhat at pabigat na lamang kay Main Mendoza. Mamaya po, pag-uusapan po natin yan dahil si Alden na naman po ang nakita nila. Samantalang ang poon nila, hindi nila makita na masahol pa sa pabuhat at pabigat kay Menggay ang nagiging role sa ngayon kay Menggay. Iba talaga pagbayad sila din lahat, di ba, ng poon nila. Habang si Alden naman po, tinawanan na lang po ang mga palabas ng mga kampon ni Taning. Kanina po yan sa kanyang interview, no, kumpirmado na rin po talaga na sold out na nga po ang tickets ng kanyang concert. Idedetalye po natin ang media conference na yan, ano, na nangyari kanina. Sabi naman po sa inyo, hinding-hindi po tayo magpapahuli sa mga nakikita at napakainit pong pangyayari kina Main at kay Alden sa mga araw na ito. Hindi pa man po sila lumalarga sa mga proyektong naka-line up sa kanila, eh may mga ganito na, di ba? Pag-uusapan po natin yan sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga viewers and subscribers natin na patuloy po ang ginagawang pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa nang wala rin pong ibang hinihintay na kapalit. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Main at kay Alden. At bilang pasasalamat po, no, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento po ni Miss Juana Baino. Sabi niya rito, good afternoon Mr. Pinas, habang nakikinig ako sa mga update niyo tungkol sa tweet ni Main, nawa at naiyak ako. Honestly, ganito ako noon pa. Mabilis tumulo ang luha ko sa tuwing nakakabasa ako ng mga masasakit na salitang binabato ng mga bashers kay Main. Noong time na nilink si Main kay Seth, Jake at Wancho, hindi ko na sinama si DM, iniyakan ko lahat ang mga nabasa kong masakit na salita patama kay Main. Yung iba, ibang mga ADN pa ang naging kurimaw na ngayon. Admin Pinas, after kong makinig sa update nyo kagabi, nag-Twitter naman ako. Sa Twitter nabasa ko yung tweet kuno ni Main tungkol sa vlog niya, binasa kong comments, may comment na masaya daw siya dahil kasama niya si Baklang Panot, ano? Yung mga edited photos and videos sa Siargao. Kaya sabi ko sa sarili ko, ito na yung i-update ni Mr. Pinas tungkol sa peking YouTube account ni Main na inuploadan ng mga video. Sumagot pa si Main sa mga nag-comment, kaya nagtanong ako sa sarili ko na si Main kaya talaga ang nag-tweet? Ang hindi ko na nabasa, admin, yung tweet ni Main na hindi siya makatulog. Awang-awa ako kay Main, Mr. Pinas, na hindi ko napigilang umiyak. Ngayon, lumabas na sa YouTube ang inupload ng peking YouTube account ni Main. Mr. Pinas, sa tingin ko, sa mukha ni baklang user na masahol pa sa hayop sa ginagawa niya kay Main. Sa mukhang, alam niyo, mukhang demonyo o satanas. At kulang na lang sa kanya ay mga sungay at buntot. Sorry Mr. Pinas sa word. Thank you sa update. Stay safe always and God bless. Normal na makaramdam ng ganyan, Miss Juana Baino. Dahil mahal na mahal po natin si Main at Alden. Pero hindi normal na, alam niyo yan, taon-taon na lang nalang ginagawa ang ganitong mga bagay kay Main Mendoza. Yung about sa tweets, iisa lang talaga ang nakita naming si Main po ang mismong nag-tweet kung pagbabatayan po natin ang mga writing styles niya. Yun po yung tweet niyang hindi siya makatulog. Yun, legit na yun po yung kanyang writing style, no? At gising nga po, no? Gising po si Main ng halos 36 hours itong mga nakalipas na araw dahil sa mga ganitong ganap. Maraming salamat po. Kakayanin ni Main yan. Magtiwala lamang po tayo.
Ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Lina Sarinas. Ang sabi niya rito, ang hirap ng pinagdadaanan ni na Alden at Maine. Nang dahil sa management nila na kumukontrol sa buhay na meron sila ngayon, hindi nila magawang kumilos ng maging normal sa totoong buhay na maging masaya at malaya. Yan ang nangyayari kay Maine, kung bakit ang dami niyang aalalahanin dinadala sa sarili. Kaya malaking bagay na ang patuloy natin siyang unawain at bigyan ng konting privacy sa kanya. No, kanyang kinakaharap na suliranin. Malaking bagay din, Mr. Pinas, ang pagbibigay linaw or pagpapaliwanag sa mga fans ang makabuluhan mong update sa araw-araw. At least, nalilinaw namin ang mga nangyayari sa dalawa. Tulungan natin sila ipagpapray na maayos na ang lahat. Thanks sa'yo. Walang sawang pagsusubaybay at pagiging matatag na defender ng Aldab. God bless. Sa totoo lang po, Miss Lina Sarinas, kawawa po talaga si Maine kung wala ang mga Aldab fans na patuloy po siyang pinagtatanggol. Kawawa siya sa sarswelang ito kasama si Alden. Pareha silang kawawang kawawa. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mga Aldab fans na patuloy na nagtatanggol po sa kanilang dalawa. Sabi naman po sa inyo, habang papalapit ang eleksyon, magiging mas desperado pa po sila. No? God bless po sa inyo. At ang ikatlo naman po nating komento ay mula naman po kay Miss Norberta Whitby. No, sabi niya rito, nakita ko nga yung vlog sa iba na nagsasagutan pa sa chat si Maine at friends kuno niya. Tapos mga pictures yung mga Sir Siergao, nakasama si Panot, pero pinagtataka ko lang bakit ngayon lang nila nilabas yung sagutan nila, dahil ba negative si Alden sa swab test? Tapos tinaon nila na ganun daw, ganito daw, may pa-thank you pa sila kay Maine, pero yung mga account nila, ewan ko. Totoo ba talaga na makipag-chat si Maine ng ganyan? Smells fishy nga naman, ano? Aligaga sila kasi nandito na si Alden. Kasi dapat, sana, kung ganun pa man, pinalabas na nila yan habang nasa States pa si Alden. Ang kaso hindi eh. Kaya palpak ulit sila. Sablay. Wala na nga pong epekto sa amin, Ms. Norberta Wheat. No, yung mga palabas nila na ginagamit nila si Maine, yun bang parang nakasanayan na rin po, no? Noong una, ang dami pong halos magpatiwakal sa sobrang sakit, pero ngayon, dahil nakikita na nila ang mga palabas at sarswela, ang dami-dami pong kampante lang at talagang pinagtatanggol po si Maine sa mga ganyang uri ng tao. Social media manager ni Maine ang nasa likod nito na may basbas ng kanyang management. Kaya ultimo si Maine, wala rin pong magawa. At ito na nga, kanina nga po, ay na-interview na po si Alden sa Very Wong Channel. Yan po yung media conference para po sa concert niya, kung saan nagbahagi nga po si Alden ng kanyang mga karanasan din sa Amerika at yung paggawa po ng kanilang concert na yan. At kinumpirma rin po ni Alden na sold out na nga raw po ang tickets para po sa kanyang concert. Nang i-check nga namin ito, aba, sold out na nga po talaga. At nang magtanong nga po, no, sa mga, alam niyo yun, hindi lang po kasi si Very Wong yun eh. Nang matanong na nga po siya kung ano ang masasabi niya sa mga isyung umaaligid ngayon, tawa lang po ang sinagot ni Alden sa kanilang lahat. Alam ni Alden ang dapat niyang gawin. Sabi nga ni Alden, "Let my success answer those negative connotations about me." Pero hindi dyan natapos ang lahat. Okay? Paano ba naman kasi itong mga toxic Mainers na to, nagagalit po na nagagalit kay Alden. Siya na naman po ang nakita kung saan sa replay nga po ng Itbulaga kanina sa opening prod ni Maine at saka ni Alden, yung Rewrite the Star, nag-react na naman po sila. Itong mga kumag na alagad ni Panot. May mga nagsasabi po na pabuhat daw po si Alden kay Maine, as always. May mga nagsasabing pabigat daw po si Alden kay Maine, as always. Diba? Uulitin ko lang. No? Sa hindi na mabilang pang pagkakataon, kung si Panot ang gusto nyo para kay Maine Mendoza, pwede bang tantanan nyo si Alden na tunay at totoo? Kung si Alden ang tinatawag nyong pabigat at pabuhat, anong tawag nyo sa puon ninyo? Diba? Kutong lupa na parasite? Kung kuto, alam mo yung kuto, diba? Yung kuto na nakakagat lang po sa anit at sumisip-sip sa dugo, parang garapata lang, diba? Yung walang pakinabang, parasite nga eh. Diba? Yung nakikinabang lang siya kay Maine Mendoza. I mean, kayo pala ang nakikinabang lang din kay Maine. Kung hindi pa gagalaw ang management ni Maine sa social, pati po itong social media manager ni Maine, wala na naman kayong magagawang fake news. At pag walang fake news, nga, walang makakain,
walang sasahurin kay Panot. My goodness people, 2022 na, hindi pa rin kayo nagbabago. At ang mga larawan ni Ming, sinasabi nilang nasa bagong bahay ito ni Ming sa QC. Manood kayo ng interview ni Alden Richard sa 24 Horas. Ha? Siya po ang naibalitang nagpagawa ng bahay sa QC. Tapos biglang napabalita na rin na si Ming ay may pinagagawa rin palang bahay sa QC. Nag-iisa lang ba ang bahay na ito? Or nagkataon na naman ba ito? Kayo na po ang umisga. No? Kayo na po ang humusga sa mga ganitong bagay. Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang, pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News Ngayon.